Hello po! Welcome po sa Showbiz Vlog! Sa ating Showbiz Chika, Maymay Entrata, sumabak na rin bilang isang vlogger at yan ang ating tututukan ngayong araw. Pero bago po yan, huwag kalimutan i-click na subscribe para sa ating daily Showbiz Chika! Pinasok na rin ni Maymay Entrata ang vlogging. Nito lamang August 23 ay nilabas ni Maymay ang kanyang kauna-unang vlogging kasama ang kanyang love team partner na si Dodong o Edward Barbers. At para sa kanyang kauna-unang pagsabak sa vlogging, isang question and answer ang ginagawa ni Maymay kasama si Edward. Ayon sa Pinoy Big Brother Lucky 7 Big Winner na si Maymay, gaya ang manu ng pangako nila sa kanilang mga fans, ay nag-tweet si Maymay sa mga ito na mag-send sila ng mga random question. At ngayon ay sasagutin nila ang mga katanungan pero pili lang umano. Kasi halos lahat ng tanong nito ay tungkol sa kasal. Hindi naman raw sila ikakasal kasi bawal pa umano. At isa pa, bata pa raw sila. Kinuna ng unang vlog ni Maymay sa Japan. Sa ngayon ay umabot na sa higit 160,000 subscribers ang YouTube page ni Maymay na Happy Maymay. Samantala, hindi maikakaila kung gaano kamahal siya si Kim Chu. Magkikita ang sweetness ng dalawa sa All-Star Games 2019. Mas komportable na sina Kim Chu at si Yan Lim sa pagpapahayag ng kanilang damdamin sa publiko mula nang aminin nila ang kanilang relasyon noong November 2018. Gaya na lamang sa naganap na All-Star Games 2018 sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City nitong linggo, August 25. Naging supportive boyfriend si Sian nang pumunta ito sa venue para panoorin ang game ni Kim. Si Kim ang nagsilbing team captain ng red team sa volleyball kontra sa team na pinangungunahan ni Julia Barreto, ang Team Blue. Sa mga kuwang videos na na-upload sa Instagram, mapapanood na tumatakbo si Kim papunta sa kinauupuan na Sian. Tumalon pa ito at nagpakarga ang kapamilya aktres sa kasintahan. Sa maring ihalik sa pisngi naman ang ginawang pagsalubong ni Sia sa girlfriend na nagpapakilig ng sobra sa kanilang mga fans. Tila naging inspirado naman si Kim dahil ang kanilang team ang naging champion sa volleyball match laban sa grupo ni Julia. Sa kanyang Instagram account, natin ang aktor si Kim sa kanilang pagkapanalo. Minsahe pa ng aktor, "Congratulations Team Red at Chinita Princess. Sobra kang nag-practice at nag-focus for this. Ang galing yung lahat." Sa ilang stolen shots naman na ipinost sa Instagram ay ikita si Sian na may hawak na cheering stick balloon at nag-cheer para kay Kim. Sa Instagram story ni Kim, nirepost niya ang message ni Sian sa kanya. Message ni Kim sa boyfriend, "I'll thank you for showing up last night." Sa isang photos naman, binigyan pa ng flying kiss ni Sian si Kim Chu bago ito nag-serve. Matatandaang maging sa kanilang interview, mas komportable na ang dalawa kapag nagtanong tungkol sa kanilang relasyon. Sa iba pang balita, inialay ni Kathryn Bernardo ang tagumpay ng Hello Love Goodbye para sa kasintahang si Daniel Padilla. Hindi pa rin makapaniwala si Kathryn Bernardo sa blockbuster ng tagumpay ng kanyang pelikulang Hello Love Goodbye kasama si Alden Richards. Sa huling tala ng Star Cinema, sumampa na sa higit 800 million ang kinikita ng pelikula na sa isa na ngayon sa highest gross Filipino films of all times. Ayon sa aktres sa naganap na Star Magic All-Star Games nitong linggo, "Grabe! Minsan nga sabi ko, my God, nangyayari ba ito? Ganda-ganda ng lahat na nangyayari. Ewan ko, siguro lahat na nararamdaman ko ay puro pasasalamat. And I'm super-duper happy. Parang di ko alam na pwede mangyari ito, alam mo yun. Kasi wala naman ako in-expect talaga. Simula pa lang yun. Sobra-sobra yung binigay ni God na blessing. So..." At bilang aktres, masaya din si Kathryn sa pagtakbo sa takilya ng kanyang mga pelikula na kanyang alay sa mga fans at sa taong malapit sa kanya. Dagdag pa ni Kathryn,
pati ako hindi makapaniwala. Katulad ng nangyayari or reactions ng lahat, ganun din ako. And again, siguro sobrang grateful lang ako. Sobrang grateful lang ako sa lahat ng nangyayari. And lahat to, sinashare ko itong success na to sa lahat ng fans, mga non-fans na hindi nanood, lahat din ng fans ni Alden, and of course kay DJ din, and kay Direk Kathy. So, lahat to success namin. Nagbigay sa loobin din ng actress na hiling ng sa bayan na magkaroon ng sequel ang Hello, Love, Goodbye. Paliwanag ng actress. Yes, of course, I'm very open to that. Let's see, siguro, basta pagbalik siguro ni Direk Kathy from her short break, or tingnan natin kung payagan siya. Nasalamatan din ni Kathryn ang buong suporta ng kanyang nobyo na si Daniel Padilla, na buong-buo ang ibinibigay na suporta sa kanya. Oh naman! Ever since naman, sobrang supportive po ni DJ sa akin. Sa ngayon, inaasahan ang muling paglabas ni Kathryn Bernardo ng ibang bansa para sa international screening ng Hello, Love, Goodbye. Samantala, ipinakita ni Liza Soberano ang importansya ng edukasyon na ituloy niya ang kanyang pag-aaral sa kabila ng pagiging abala at kasikatan sa showbiz. Sabi nga nila, ang edukasyon ay susi ng tagumpay. Walang pinipiling edad o estado sa buhay. Mayaman man ang mahirap, kagaya na lamang ng ilang showbiz personalities. Kahit pamayaman na at sobrang busy sa karera sa buhay, pinipili pa rin nilang magkapagtapos at sabayin ang showbiz sa pag-aral. Isa na dito ang napakaganda at napakagaling na teen actress na si Liza Soberano. Isa siya sa pinakamagaling at pinakamahusay pagdating sa pag-arte. Marami ng mga pelikula at teleserye ang nagawa, maliban pa dyan ang mga commercial na kanyang ginagawa. Kahit gaano ito kabisi, binigyan ni Liza ang kahalagahan ng pag-aral. At ngayon, bumalik na sa pag-aral si Liza at sinasabay ang kanyang karera sa showbiz. Pahayag ng actress, "What I like most about being a student is the joy of discovering new things and appreciating what the world has to offer. Let's be back." Samantala, masama nga naman ang mga netizen sa kanya. Dahil bukod sa ganda at husay sa pag-arte, matalino at mapangarap sa buhay si Liza. Kung saan iyan naman ang isang tunay na ehemplo sa mga kabataan. Samantala, ipinagpapasa Diyos ni Bea Alonzo ang kanyang pinagdadaanan. Matapos naging laman ng balita, kamakailan matapos ang kanyang hiwalayan kay Gerald Anderson, moving forward na rin si Bea Alonzo sa isyo at balik social media na rin siya. Matapos ang kanyang pag-amin na hindi na lamang sila nag-usap ng aktor, yun na rin ang huling panayam ng aktres kung saan pinag-uusapan ang kanyang love life at ang sinapit nito. Unang nag-post si Bea sa kanyang Instagram feeds, nag-alaala niya noong bata pa siya at sinabing, "Simple lang ang buhay noon." Sa isa pang inspiring post ni Bea ngayon ay sa kanyang Instagram story kung saan ipinagpapasa Diyos niya na lamang ang lahat. And then, God stepped in. Ani ng post kung saan sinulat niyang, "Lord, I lift up everything to you." Sa kasalukuyan ay abala ngayon si Bea para sa kanyang upcoming movie kasama sina Angelica Panganiban at Richard Gutierrez. So yan po ang ating Showbiz Chika ngayong araw. Huwag kalimutang i-click ang subscribe para sa ating daily Showbiz Chika. Maraming salamat!